Isang mag-ina ang pinag-uusapan ngayon sa Cavite dahil sa umano'y kababalaghang naganap sa kanilang pamilya. Sinasapian daw umano ang mag-ina ng isang mangkukulam na gustong maghiganti sa hindi malamang kadahilanan. Inimbestigahan ng Rated Corina ang pangyayari at ngayon ito na ang kwento sa likod ng Misteryo ng Sapi ng Mag-ina. Kalbaryo ang paggagat ng bawat dilim sa mag-inang Floricel at Angela dito sa Cavite. At sa paggagat ng dilim, dito na nagsisimulang makaramdam ng pangamba ang mag-ina dahil sa ganitong oras na daw magsisimula ang pangungulam sa kanila na nais angkinin ang kanilang mga katawan. Likas na masiyahin ang mag-ina. Iba ang pagiging malapit ni Floricel at ng kanyang dalaga na si Angela. Tila magkaibigan ang turingan nila sa isa't isa. Si Nanay Flor, suportado si Angela kahit sa kanyang buhay pag-ibig. Kung kaya't maraming naiinggit sa bonding at relasyon ng mag-ina. Wala namang kamalay-malay si Nanay Flor na ang kanyang nakaraan pala ang siyang maglalagay rin sa panganib sa kanyang dalagita. Balik-balik kami sa doktor, tapos lahat naman ng findings ay okay, wala namang problema. Tapos sabi niya, Mama, sakit ulo ko, sakit tiyan ko, ay sakit ng ano, lahat nga. Sabi niya, Mama, sakit ng buong katawan ko, parang napakainit, para akong nakadarang sa apoy. Mahal, excited na ako sa paglabas ni baby. Ako din, mahal, excited na rin ako. Ano bang gusto mo ipapangalan natin dito? Angela. Tagal mo. Oh, huwag ka na magdampo sa akin. Siyempre, mahanap ako ng tiyempo para makatakas kay misis. Taong 2005, ang nasabing kinakasama pala ng dating asawa ni Flor ang may lihim na hinanakit sa kanya. Hinanakit dulot ng labis na pagmamahal ng kalaguyo ng kanyang mister. At bago nga maipanganak ni Flor si Angela. Hindi pwede! Tumigil ka! Mga 9 months na yung tiyan ko, sinugod ko siya, napahiya siya sa company. Siyempre, buong ano mo, nakita, sabi niya, uy, yung babae, hintis, sinasabunutan ng babaeng buntis. Yun, doon siya nagkaroon ng ano sa akin, yung sabi niya, sa buong buhay niya, ako lang daw yung taong nakapagpahiya sa kanya. Mula sa insidenteng yun, nagsimula ng makaramdam ng iba't ibang sakit sa katawan si Flor. Nariyang sumasakit ang kanyang ulo, likod, hanggang sa tubuan na siya ng mga sugat sa katawan. Hanggang sa tila sinapian na umano si Flor ng kung anong puwersa daw na hindi niya maipaliwanag. Start na po yung kulam sa akin. Ang dami na pong mga nangyari, mga nalagas yung buhok ko, ang pangit na ng mukha ko. Tapos, pag po ano, yung mga barang, yung mga dami sugat, ganyan. Tapos, yung sabi po nila, eh, sinasapian nga ko, yung mga ano, nag-iba yung boses ko. Kung saan-saang albularyo na dinala si Flor para ipagamot ang umano'y kakaibang nararanasan niya. Pero hindi pa rin tumitigil ang bagsik ng kanyang pinaniniwalaang sapi. Ang sabi pa nga raw ng isang manggagamot sa kanya na ang babae raw ng mister niya ang siyang kumukulam sa kanya. At doon naalala ni Flor ang sinabi sa kanya ng kalaguyo ng kanyang mister. Walang Flor ang nagpaya sa akin ng ganito. Manda ka! Magbabayad ka! Sa gitna ng takot, ang Santo Niño raw ang kinapitan ni Flor. Nang haplusin daw ito ni Flor, ay nawala ang mga iniinda niyang sakit at sugat
pati ang pagpapahirap ng umano'y elemento sa kanyang katawan ay nawala. Tila isang himala na gumaling si Flor. Umuwi po kami ng Bicol, doon po ako totally gumaling. Nagsimba po ako, tapos naghawak po ako sa Kristo. Tapos yung pong may nanggamot din po sa akin doon na albularyo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Nagpakita po doon ang aking lolo para po ako'y proteksyonan. Namuhay siyang muli ng normal at malayo sa kanyang asawa hanggang sa magdalaga na si Angela. Hindi niya akalain na babalik ang bangungot ng kanyang nakaraan. Disyembre 2020, tinawagan ni Angela ang kanyang tatay dahil sa kagustuhan niya itong makausap. Kailan po kayo magpapakita sa akin? At mula nang makausap daw ni Angela ang kanyang tatay, ay tila nag-iba na ito. Nararanasang kababalaghan ni Flor na ulit sa kanyang anak. Paniwala ni Flor na ang dating kalaguyo ng kanyang mister ang siyang may gawa nito kay Angela. Kung kaya't dinala din niya si Angela sa isang albularyo. Matapos magamot ang umano'y pangkukulam sa mag-inang Floricel at Angela, tila pala isipan naman ngayon ang halos himala sa kanilang pinaniniwala ang pagsapi naman ngayon sa mag-ina ng Espiritu ng Panginoong Hesukristo mismo at ng Birheng Maria. Sa tuwing sumasapi daw ang Panginoon sa kanyang anak, nagdidikit daw ang kanyang mga paa. Hindi ito mapaghiwalay. Kailangan pa raw na magpaalam sa Espiritu para maghiwalay ang kanyang magkapatong na mga paa. Pero isang kapangyarihan din daw ang ibinigay ng Espiritu sa kanyang dalagita. At yan ang kakayahang manggamot. Sa kasalukuyan, ginagamit ito ni Angela upang makapaggamot sa kanilang lugar ng mga taong may karamdaman. Labis naman ang pagsisisi ni Nanay Flor sa ginawa niyang pagsugod noon sa kalaguyo ng kanyang asawa. Sa ngayon, minabuti na ng mag-ina na kalimutan na lang ang kanilang dating padre de pamilya at mamuhay ng masaya sa piling ng isa't isa. Minabuti ng aming team na ikonsulta ang nangyayaring kababalaghan sa mag-ina sa isang eksperto. How can we tell if this is a spiritual possession, demonic possession, or baka psychological or mental health issues? So we must be extremely careful on this question because many people have been falsely labeled as being possessed by a demon. Diba pagka meron ka lang pinagdadaanan, lalo na sa mga lugar na hindi naaabot masyado ng modern science, sasabihin nila nakupossess ito. And such an accusation can be terribly frightening and disturbing. Tunay man o hindi ang mga pangyayaring ito, hindi natin maikakaila na mayroong mga bagay talaga sa mundo ang hindi kayang maipaliwanag ng ating mga isip.
Pero iisa lang ang totoo. Yun ang pagmamahal sa atin ng Panginoon na hindi tayo iiwan kung tayo lamang ay taimtim na mananawagan at maniniwala sa pananampalataya. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.